Yo, what's up mga kamote? First vlog natin is yung North, di ba? Kung naalala nyo. Second vlog natin today is Aegis Solo Kit by Geek Babe. Ultra Durability Super Mesh. Tabi na muna natin siya. Gagamitin natin battery is Samsung 3000 mAh juice Yabadabadu creamy tobacco gawa ng Cartoon Vapors. Kung naalala nyo yung unang vlog natin guys, mga kamote, yun yung start kong naghinto ng Yossi. Init dito sa Saudi, grabe. So, kung di ako nagkakamali guys, 1.5 months na hindi nagtitake ng Yossi dahil sa Nord na yun. So ngayon, yung Nord, ginawa ko siyang parang display para maalala ko ba kung saan ako nag-umpisa. And today, itatry naman natin yung mas malaki sa kanya. Okay, umpisan na natin mga kamote. Baka naiinip na kayo. So, ayan. Unbox na natin siya. Okay, hindi natin may pwesto kasi cellphone lang yung pinang-video natin. Kawawa naman yung Huawei natin, guys. Kaya mag-subscribe pa kayo, like, share. Makakuha tayong camera. Kawawa naman yung Huawei ko. Naka-sealed siya. Pero in-open ko na siya kanina kasi trinay ko. Ito siya. Makikita nyo dito sa box. Pure black siya. Ang nakalagay dito. Do not accept if seal is broken. May geek babe sa taas. Geek babe sa top side. Geek babe sa baba. Nautal pa ako. So, ayan. Open na natin. Ito siya. Lagyan na natin sa kape. Ang unang bubungan sa inyo guys, ito. Folder na black. Hindi ko alam kung ano to. Pero i-check natin siya mamaya. Stay tuned lang kayo. Okay, lagyan muna natin siya dito. Meron tayong user's manual. May Aegis Solo. Ayan. Okay. Babasahin ko yan mamaya para matuto pa ako. So ito na yung mod natin. Geek Babe Solo. Ang nakuha natin is Gun Metal. Nice. Okay siya. Pero abangan nyo sa pangatlong vlog ko, part 3 ng Team Kamote. Dahil ang gagawin natin ay itong camouflage na to, babaguhin natin siya into reggae. Excited na ba kayo mga Team Kamote? So ito siya. Sa baba to, lagayan ng baterya. Button. Wala namang tunog. So dito natin nalagay yung tank natin. May kasama tong tank ko, hindi ako nagkakamali. Kasi chinek ko siya kanina. Hindi ko lang alam, hindi ko lang na-check kung may salamin ba siya na extra, mga ganun-ganun ba. Apurahang check lang. Chinek ko lang kung buo ba siya o baka pira-piraso. So ayan, ilagay lang muna natin siya sa tabi. Balik tayo sa box. Iangat lang po natin to mga Team Kamote. So ayan, tank siya. May juice na siya kasi nirefill ko na para mababadan na yung mesh coil natin. Pero ang balita ko dito guys, sa mesh coil ng
Aegis Solo Kid. Lasang lasa daw ang juice, wala ang masasabi. Tsaka ang airflow nito dalawa, dalawang malalaki, guys. Ayan siya. Ayan. Sa paglagay ng juice, madali lang siya, basic mga ting kamote. Pihit mo lang siya. Up. Ayan na, juice na. So ibabalik natin siya kasi baka matapon yung juice natin sa sayang. Mahal pa naman ang juice dito sa Saudi. So ayan. Pag nailagay nyo siya, ipihit nyo siya pabalik kung saan nyo siya inikot kanina. So ayan, nakalock na siya. Kahit balik-balik tarin mo na, wala nang mangyayari. Ito siya. Okay. Ang nilagay natin dito is yung juice natin. Yaba Dabba Doo Creamy Tabaco by Cartoon Vapors. Talaglog. Ito yung tip natin. Late na. Mag-check tayo kung kuwan. May mga binibenta ba yung mga kasama nating kamote dito. Kung may nabibili bang ganito. Kasi balak ko siyang palitan. Napakasimple niyang tignan. Walang bangis ba? Wala siyang tinatago kakamutehan. Pure lang siya. Yeah. Pero okay naman siyang tignan. Pero mas trip ko yung kakaiba. Yung mga kagaya ng ano ba to? Basta. Kinamote ako konti. Sorry. So ayan, isantabi muna natin itong tank. Punta tayo dito sa box. Ito siya. May box pa ulit na maliit. Okay, wala nang laman. Ano ba to? Kailangan ba to? Silidya. Disikan. Do not eat. So, ito nga yung box na maliit. Siguro, dito na yung mga spares. So, ayan. Buksan na natin mga team kamote. Okay, andyan nga sila. Unahin natin ito. Parang brutal lang ba? Alam ko ito. Salamin. So, ayan guys. May spare tayo. Plain glass. Kasi ang nakalagay dun sa tank natin is nakasetup na siya dati ng bubble glass. So, ang inaasahan ko, mas malaking bubble glass. Pero plain pala yung nakalagay. Reserva. Pero okay na rin. Mas may spare tayo yan. Kung sakaling mabasa, malaglag. May lalagay tayo. Ang pangalawang bubunutin natin is extra coil, extra mesh coil. Ang size niya is pang 0.3 ohms lang siya, mesh times 2. Ganito rin yung nakalagay dito ah, sa tank. Nakabuild na kasi siya dati, buo na siya. So ang igagawin mo na lang, maglalagay ka na lang ng juice. Pero chinek ko muna siya. Pareho sila. Pareho. So, isang tabi muna natin yan. Ano pa yung meron? Yun. May mga rubber tayo, mga kamote. Ang daming rubber. Para siguro to sa mga leakage, yung ano man. Sa tang. Sa mold. Yan siya. So, okay din. Meron pa. Guys, pag-comment ako ha, kung para saan to. Para saan ba to? Wala namang coil. Wala namang wire na ilalagay. Bakit may ganito? Para saan ba to? Comment nyo na lang guys, kasi hindi ko alam eh. Yung sa mga dati nang gumagamit ng Aegis dyan. Ito, ang alam ko dito, spare siya kung sakaling mawala yung cover ng USB charger port tsaka kung saan kayo mag-update, mag-upgrade. So okay, tala tayo dito sa mod. Aegis Solo by Geek Bay. Kintab guys, ayan, nagre-reflect tayo. Mga kamote, manood kayo ng mabuti. Ayan.
ages. So buksan na natin siya, mga kamote. Okay, ayan siya. Tataas nyo to, pipihitin. Ayan. So ang balita ko dito, shockproof siya, dustproof at waterproof. So naniniwala na ako dun sa waterproof, dustproof. Pero dun sa shockproof, itatry ko pa siya mamaya. Magkita-kits na lang tayo dun sa pangatlong vlog ko, mga kamote. Kung talagang shockproof nga siya. Papakita ko rin din kung paano ko siya natry, kung shockproof. Waterproof, dustproof kasi may rubber kahit yung cover ng battery. Rubber to, yung house niya, housing. So makikita nyo guys, stainless siya sa loob. So ilagay na natin yung battery. Battery natin, positive sa taas. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan, positive sa taas, negative sa baba. Ayan. So ilagay na natin, positive sa taas, negative sa baba. Ayan. Yung sa mga veterano na may ages dyan, talaga po bang ganito to? Pangalawang ikot mo, mahigpit na siya. Siguro dun sa rubber to. So pag iniikot mo siya, meron pa. Ayan. Okay. Meron pa siguro. Wala na. Sagad na siya, mga kamote. Lapat na siya. Lapat na lapat. Pag binaba mo, as in, diretso siya. Walang ganun-ganun. Walang ganun. So, open natin. Ayan siya. Okay. 40 watts. Try natin kung magre-react siya. Oh, yun, mag-react siya. No coil detected. So, ayan, nilalagay na natin yung tank natin para ma-detect niya. So, ayan. Okay. New coil, old coil. Okay. Ano pang gagamitin natin? New coil, old coil. New coil tayo. So ayan, new coil. Itatry na natin siya, mga kamote. Try muna natin siya ng pull sa airflow. Okay, ready? Siya. So, try naman natin. Sobrang tamis nung juice, grabe. Lasang lasa mo, mesh na mesh talaga siya. Ngayon ipunta natin siya ng half lang, half. Half. Try ulit natin. Solo kit. Asukal. Isa pa. Yun ang hindi ko magawang trick, mga kamote. Yung dito siya buo. Yung tatlo kaya ko na eh. Medyo sablay. Kulit.
Kaya ko rin ng heart. Baka gusto yung tignan. Diba? Like nyo lang, subscribe, share. Itatry naman natin siya ng siguro mga 1/4 yung butas. Kung ganun pa rin siya kalasa. Kasi yung hap, mas lumasa yung juice. Pero parang napansin ko, medyo nagbago yung usok eh. So, iinom muna tayo kasi dry na yung bangko. Ang maximum pala ng coil natin is 45 watts. 30 to 45. Ang gamit natin is 40. Hindi ko pa na-try 45. Kaya ko kaya. Kabang-kabang. Okay, try natin. 1/4 lang yung open nung airflow natin. Parang mas kumapal yung uso. Pero kumunti siya on. Kunting-kunti lang pagbabago ng lasa. Mesh na mesh pa rin siya. Okay, wala akong masasabi sa kanya. Parang yung Nord lang na na-upgrade. So, ano pa ba ang gagawin natin? Subukan natin isara. Isara natin. Wala tayong mahigop. Okay. So, dun pa lang, sa pagsara natin, ibig sabihin yan, wala siyang leakage ng hangin. Close siya. Ibig sabihin, may o-ring tayo na goma o may rubber dito sa airflow. Grabe. Hindi siya kagaya ng mga nakikita ko na kagaya ng nasa kasama ko sa group namin dito sa Riyadh, Saudi. Nakasara siya pero may nahihigop pa rin siya konting-konti. Ito totally wala. Oh. So, ipunta ulit siya atin ng full. Full natin siya ulit. Grabe, ang kapal ng usok. Sarap, ang sarap ng juice. Mahirap mag-shout out kasi tatlo sila dito eh na kaibigan ko. Mahirap baka may masabi yung isa, may ganito, ganito. Kaya iwas muna tayo ng shout out. Pero salamat dun sa naghatid dito tsaka nagbigay ng juice. Alam mo na kung sino ka. So, isa pa. Isang bilog naman dyan. Mangin kasi may aircon mga kamote. Pero okay ito. Kaya sabi ko sa inyo, mag-Aegis tayo. Push natin ang Aegis. Parang endorsement lang ah. Punta tayo ng hap. Ayan, hap na siya. Yung malakas din pala yung usok pag kuminit na siya, pag to talagang nagsusunog na siya. Pag nagtipong ganun na siya, parang nagwa-weld na ba siya? Kumbaga, mas nalalasaan mo yung juice kaysa dun sa kwan, sa pait, ganun, sa sunog, kung ano man. Lasang-lasa yung juice, mesh na mesh. Mia-mia. Sa labas ay. So yan, nagre-react na sila. Puno na daw ng usok yung bahay. Sorry. So ayun lang mga kamote. Abangan nyo yung part 3 ng vlog ko kasi
ito, papaguhin natin siya, gagawin natin siyang reggae. Para mas kaaya-aya kasi reggae tayo, guys. So, like, subscribe, share. Thank you, shukran. Maraming salamat. Hanggang dito muna tayo mga kaya bayan. Hanggang sa muli, Team Kamote.